There are tons of queries na naman po about Yukon at tulad ng sinasabi ko sa mga responses o mga sagot ko sa inyo patungkol sa mga queries nga ninyo about Yukon sa mga nakararaan at nagpapatuloy pa. At marami pa rin talaga tayong mga kababayan na interesado na mapunta ng Yukon. Actually, sabi ko nga, mayroong mga nag-signify ng kanilang magandang result doon sa application nila sa Yukon sa tinatawag nating Yukon Nominee Program. It's not Yukon Community Pilot Program. It's the Yukon Nominee Program. It's their provincial nomination program. So, yun yung kanilang pinaka-mainstream doon sa province of Yukon. Ngayon, nagagalak ako dahil marami na naman, sabi ko nga sa inyo, ang na-steer up doon sa magandang balita na ihatid natin ngayon sa inyo kung totoo daw ba ito o hindi. But gusto ko munang ihatid sa inyo yung mga in-demand jobs ngayong 2022 dito sa Yukon para nang sa ganun at least you have an idea on what are you going to fulfill sa trabaho, kumbaga, no? So, dalawa yung ating pag-uusapan, which is the in-demand jobs dito sa Yukon. At yung isa ay yung good news naman para sa ating mga Filipino. At hindi ko na patatagalin pa, let's talk about the in-demand jobs dito sa Yukon na po pwedeng masabi natin later on na ito pala yung para sa akin, no? So isa-isahan natin, huhugutin ko lang. Sinubukan kong humanap sa iba ng datos about the in-demand jobs here in Yukon or there in Yukon. That's what I mean. At ang pinaka-simplified na alam ko at nakita natin is the CanadianVisa.org. Yun ang pag-uusapan natin. Ano? Disclaimer lang po sa mga bagong taga-subaybay ng Rhod Channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at sa future pa na pagsuporta niyo dito sa ating channel. Tulad ng sinabi natin, so isa-isahin natin yung ating mga in-demand jobs sa Yukon ngayong 2022. Kumbaga, nabanggit ko na ito sa mga nakararang vlog natin, pero i-refresh natin kung ano ba. Kasi this will be our basis para nang sa ganun makita natin ano ba yung exciting part dito sa ating pag-uusap natin ngayon. So, ang Yukon Territory, sabi natin, ay mayroong dalawang bahagi na pwede natin puntahan, which is the Express Entry and the Skilled Worker Program. So, ibig sabihin, doon sa entry level na yon, nagre-range siya sa tinatawag nating NOC A, 0, and B. So, ibig sabihin, nandun siya sa tinatawag nating High Skilled. So, ano-ano ba yung mga occupation in demand list natin? So, we have NOC code dito, nakikita nyo dito, and the eligible occupations. So, number one is the accountants, bookkeepers, IT professionals, registered nurses, general practitioners and family physicians, dentists, dental technicians, early childhood educator, cooks, accommodation, travel, tourism, related services, supervisors and managers, welders and related machine operators, electricians, heavy duty equipment mechanics. So, doon po sa in-demand occupation list na yon, sa entry level na yon, ibig sabihin kailangan nyo ng NOC, yung mataas na NOC, which is 0, A, and B. So, ibig sabihin kailangan na medyo mataas kung papasok kayo sa express entry level o kaya naman nomination program sa program na ito, masasabi natin na medyo may kataasan yung score na dapat ninyong abunuin dito. Pero paano naman ako, cook ako, o kaya naman na service industry ako, no? So huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil yung susunod na papakita ko sa inyo ay nandoon naman sa may critical impact worker stream. So in-demand occupations dito, isa-isahin natin, ano? Para na sa ganun makita nyo yung mga eligible occupations. We have retail salespersons, hotel desk clerks, truck drivers, farm workers, cashiers, food counter attendants and kitchen helpers, hotel housekeepers, and room attendants, janitors, caretakers, and building superintendents. So, ibig sabihin, yung mga binanggit po natin ay nasa category C and D sila. So, ibig sabihin nito, medyo hindi ganun kataasan yung score at pwedeng maging way ito ng marami sa atin. So, ibig sabihin na yung mga nawawalan ng pag-asa, halimbawa, yung mga caretakers o kaya naman mga clerks natin, hotel clerks,
kung may mga gantong experiences tayo, experience kayo, ay pwede nyong subukan ito. At ngayon, alam na natin yung mga in-demand jobs dito sa Yukon, ano ba yung good news para sa ating mga Filipino? Yung tinukoy natin ay mga in-demand jobs, critical jobs dito sa Yukon na kailangan nila. Pero may magandang balita tayo dito. Noong March 20, 2022 ay nagpalabas ang Department of Labor and Employment, dole, ng balita patungkol sa magandang balita na ito. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng agreement ang Yukon at ang Bansang Pilipinas ng MOU or Memorandum of Understanding na sinasabi na magpapatuloy pa at magpapatuloy na rin sa wakas yung tinatawag nating pagpapadala ng mga manggagawang Filipino dito sa Yukon upang nang sa ganun ay mapunuan naman yung kakulangan ng mga trabahador o ng mga manggagawa ng Yukon. So, ibig sabihin, ang pinaka-mainstream na pwede niyong pasukan dito is the Yukon Nominee Program, not the Community Pilot Program. Ulitin ko po, it is the Provincial Nominee Program, Yukon Nominee Program. So yun po ang stream na specific na sinabi ng Department of Labor and Employment sa pamagitan po ni Secretary Bello upang nang sa ganon ay magpatuloy yung Bansang Pilipinas at ang Yukon sa agreement na ito. So ibig sabihin, good news ito para sa ating mga Filipino na naghahangad o na kaya naman nangarap na mapunta ng Canada sa pamagitan ng stream nito, ng Yukon ito. Bakit ko binanggit yung mga in-demand program? Kasi maaari na kung mapapansin po ninyo, yung mga binanggit nating trabaho doon sa in-demand jobs ng Yukon ay ilang taon na rin na paulit-ulit na ito yung in-demand jobs dito sa Yukon. Kung mapapansin nyo, ilang taon na po tayo nag-vlog, ilang taon na rin tayo sumusubaybay sa mga iba't ibang vlogger din. Siyempre, sinusubaybayan din natin sila. At kung papansin natin, same is true with cic.gc.ca, ay pare-pareho yung even the provincial site, po job posting sites ng Yukon Province ay iisa lang din o halos pare-pareho yung mga trabaho na maaring pasukin ng mga manggagawa outside Yukon, outside Canada. So, ibig sabihin, yung mga pinakita natin kanina ay maaaring maging iyon din yung trabaho na hinahanap ngayon ng province of Yukon mula sa mga Filipino. So, ibig sabihin, may malaking chance yung mga kababayan natin na nandoon sa ganun extreme. Pero hindi naman po sinasabi na kung wala doon sa listahan ay hindi ka na makararating. Yun lang po yung talagang priority nila sa kasalukuyan dahil yun talaga yung nagkukulang. Not only in Yukon, but kung mapapansin niyo sa mga vlog natin, sa mga nakaraang vlog natin, ay yun din yung mga kakulangan ng trabaho o kulang na trabaho dito sa kabuuan ng Canada. Sabi ko nga sa inyo, isa yung service and sales industry sa mga kumbaga nagkukulang talaga. Now, ano po ang impact nito sa mga kababayan natin mga Filipino? Mas lumalaki yung chance natin na makapag-apply o na makapaghanap ng oportunidad papunta dito sa Canada. So, may specific date ba kung kailan magsisimula? Wala po sinabi ang DOLE o wala rin sinabi ang Secretary Bello kung kailan talaga magsisimula. But what I'm thinking is that nagsimula naman na talaga yung hiring ng Provincial Nominee Program ng Yukon dahil nga sa kakulangan din nila sa mga nag-a-apply o gustong kumuha ng particular na trabaho na yun kahit na may legal status na doon sila sa Yukon o dito sa Canada o kaya naman kahit na permanent residence na o kaya citizen na, medyo inaayawan yung mga ganun trabaho. Hindi sa ayaw talaga nila, kundi nakakahanap kasi ng ibang oportunidad o na mas magandang oportunidad. Hindi natin sinasabing hindi maganda, magandang oportunidad. Ibig sabihin sa sarili nila ay mas magandang oportunidad. Yun po ang ibig nating sabihin. At ginagrab nila yung mga chances na yun upang nasa ganun ay kumbaga magkaroon naman sila ng mas mataas sa higit sa kanilang inaasahan. Yan po yung isang pag-aanalisa na sinasagawa ng iba't ibang mga recruitment agencies at ng mga consultant dito sa Canada. So ano pa ang hinihintay natin? Medyo i-prepare na yung ating mga documents, yung ating mga work experiences na yan. At baka tanongin niyo ulit ako, Kuya Rhod, mayroon ba talagang experiences o mayroon ba talagang kailangan ba talaga na may experience ka ba ako apply dito? Ang sasabi ko lang dyan, kung halimbawa po hindi kayo hinahanapan, mag-apply kayo. Pero kung hinahanapan kayo, mag-training o kaya naman, ay pumasok muna, kumuha muna ng work experience. Kasi malaking puntos po talaga yung mawawala kapag hindi natin masupplement yung work experience na yun. At syempre, karamihan kasi na tinitignan
ay yung matching na tinatawag natin yung work experience at yung ina-applyan mo. So, ganun po yung karaniwan na nangyayari ngayon. Posible naman talaga na ma-hire ka kahit wala kang experience, pero mas malaki lang kasi yung tsansa na ma-hire ka kapag may experience ka talaga. Sana po ay na-steer up na naman yung inyong pangarap na makarating dito sa Canada. I hope po talaga na sana kayong lahat ng mga nanonood, kung may talaga superpowers na ako, lahat kayo mabibigyan ng job offer. Pero sabi nga natin, maraming isda sa dagat pero unti-unti lang ang pagkuha. So ganun din po dito sa application papunta dito sa Canada. Huwag pong mawawalan ng pag-asa at nang sa ganun ay magpatuloy yung pangarap natin. Sana po ay na-inspire na naman kayo sa video natin ito. Maraming salamat po. May panibagong option na naman tayo, no? Although luma na yung program na ito, pero ibig sabihin nabuhay na naman sana tayo ng loob sa pagkakataon ito. So maraming salamat po sa patuloy yung pagsuporta dito sa Rhod's channel. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod lang. Paalam.